Hello guys, kumusta kayo dyan? Bale, pupunta kami ngayon sa ano, sa Maratudo, na kung saan nandun yung angkan ng aking tito. Ngayon, yung lugar na yon, kung tawagin nila Maratudo, dahil yung mga residente lahat doon sa buong baryo na yon ay doon sila naninirahan sa liblib na lugar, parang puno na ng bundok, na kung saan ang mga daanan doon ay ano, ilog na malaki. Ngayon yung ilog na yon, kapag panahon ng tagbagyo at panahon ng tagulan, wala silang ibang dadaanan kundi yung ilog lang na yon, dahil kung walang tubig, nakakadaan naman ang sasakyan. Samantalang kung malakas ng agos ng ano, ng ilog, wala nang sino mang makadaan doon. Kaya ngayon yung mga residente doon ay hindi na sila nakakapunta ng bayan upang mamili ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya naman pupunta kami doon ngayon bago dumating ang mga tagbagyo. Sigurado na nakapalingki na sila ng mga kanilang mga pangailangan. Kaya subaybayan ninyo yung mga ano, puntahan namin lugar at susubukan kong i-video yung mga sinasabi ko na ilog, yung ilog na sinasabi ko. Kaya atras muna. Oh, dito pala dapat kami dadaan, no? Sa may sementado. Samantalang dyan kami dumaan sa kabilang side kanina. Ayun, suntan namin yung tricycle na yun. Suntan namin yan. Gaya ng sinabi ng aking pinsan na ito'y wala sa iba. Dito lang daw ako makikita ito. Ganda yung mga yun ginagawa ata nila ito na posporo. Yung makahoy na yun. Nakasalubo ka din ako. Mixer ng semento. Ito ginagawa pa lang para itong daan na ito. Hindi pa totally developed tong kalsada na ito, kumbaga baka bagong gawa lang itong kalsada siguro na ito. Ginagawa pa lang kasalukuyan. Amen. Sinasabi ko guys, oh, malalim na rin talaga. Malalim na talaga doon sa bandaroon, hindi man nakunan. Pero malalim na. Malaking ilog yan na ano. Dito sa, kahit dito sa bandarito, kung rumakas yan dati, abot ng tubig dito eh. Sa daanan na to eh. Hiwalay na to. Ang sama ng daan, grabe. Ito na yung pinakamalalim na bahagi ng ilog ng Maratudo guys, oh. Na kung noon dito ang dinadyan sa bandarian, dinadaanan ng mga tricycle, jeep at gagaya ng sasakyan na sinakyan namin ngayon na pag-uwi-ari ng tito na ito, ni tito ko ngayon, ano na, medyo pinalalim na nila dahil nung panahon na yon kung saan-saan dumadaan ang tubig sa mga gilid-gilid. Kaya ito, ginawa na nila ng daanan dito. Kaya naman, dito na nakakadaan ng sasakyan. Bagamat, hindi pa man siya nasesemento.
Kaya sobrang rough road pa rin yun, yung lalim na rin yung ilog na yun. Buti walang tubig ngayon. Pero sa panahon ng ano, ng tagbagyo, tagulan, dyan malakas ang ragasan ng ano dyan. Malakas ang ragasan ng mga tubig dyan. Kaya naman yung mga naninirahan doon sa pupuntahan namin, kasi isang malaking barrier rin doon sa lugar ng Maratodo, kung tawagin nga nila, ay hindi na sila pupunta ng bayan. Kaya naman, grabing hirap din ang nagiging mga kalagayan kaya ng mga panahon na yun. Eh ngayon, ayos na ako dahil nalagyan na rin ang dike. Sa mga gilid na yan, wala nung dike yan. Kaya walang sino man na nakakadaan na pupunta rito upang mamalengke ng kanilang mga bibilin sa bayan, dahil mga bawat gilid nito, buntok na ganyan, no? Kailangan naman na nandiyan sila dadan sa mga gubat na yan, no? Para lang mamaligil ang mga kailangan nila. Kaya aantay nila hanggat matapos ang panahon ng tag-ulan bago sila makapunta ng bayan. Eh, wala nang iskwilahan din dati doon. Eh. May, hindi ko lang may sarili pang iskwilahan. Kaya meron pala silang sarili ng iskwilahan diyan, paaralan. Kaya napakahirap. Yun ang Maratodo. Lulusong din pala dito sa mismong ilog. Siguro lalagyan nila ng malaking tulay ito pa ng araw. Itong tulayan nila ito, may tulay dito siya. Yung ilog, tinaanan namin ito, ilog. Magamat napakabako-bako. Patapos yung gigi nga ito, mga palayan ito, tulayan ito. Uso rin ito mga ganito, kuliglig. Napakaraming NPA dito noon, naghahantingan ng mga NPA versus CAP noon, tsaka mga sundalo, magkakap sila. Ngayon yung mga tunggat ng mga NPA dito sila doon, dati yung nagtatago. Pala. Dahil malayo-layo po talaga. Tila hanggang dito na lang kami, guys. Hindi na kasi pwede atang dumaan dito.
Sa wakas nakarating na rin kami guys dito sa aming pupuntahan. Bagamat hanggang dito lang muna yung parada namin dahil hindi pwedeng umabot yung sasakyan doon. Pero dahil hindi na wala namang tubig itong ilog. May tubig naman pero hindi naman siya malalim. Kaya kwan, naglalakad na lang kayong papunta doon. Medyo malayo pa ato itong dadaanan namin, lalakarin na ito ah. Dadaanan na ano na ito, tough talaga, medyo mahirap ah. Kasi yung pinagbaringan namin, malayo na rin talaga. Okay guys, sa wakas, nakarating na rin kami dito sa ano sa lugar ng Maratudo at nakarating na rin kami sa bahay na kung saan doon kami po na pupunta. Meron na time. Ayun eh. Pakinggan natin yung mga pintuan na guys kasi may ipa na mo. Meron naman tayong tinatawag na bangka. Ito naman yung bangka. Okay, yung mga lalain tayong lahat. Nakilat po pagpala namin ang mga sa mga pangalan natin. Kami po nananalangin sa aming kakainin ngayon. Magpangyarong basbasan nito at bendisyonan. Magpangyarong managaray mong pamilyang ito. Bigyan mo na kalakasan sa aming personal na katawan. At pagpalaan mo kaming lahat. Ito ang mga lahat panalangin sa matamis. At baka na yung pangalan ni si Mr. Okay guys, kainan na tayo. Alin na kayo at sabayan nyo kami. Magsisikain na tayo lahat. Sarap o, tingnan nyo. Meron siyang pritong isda. Meron pang dinengdeng na may ano. Wow, sarap naman guys. Alin na kayo. Pagkatapos namin kumain guys. Uwi na kami. Salamat sa malapay nun dahil masaya naman kami na nag-uusap-usap. Sa wakas guys, nakapasyal din kami. Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa aking mga mag-anak dahil kanina lamang ay nandoroon kami sa dako ng Maratudo. Pero sa ngayon, pinuntahan nila kami dito ngayon dahil siyempre alam niyo naman ang pagmamahalan ng bawat isa sa amin. Ay pinuntan nila kami dito. Thank you.